Ikan sir, welcome, welcome. And this is your reading. Be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for cancer. Ano ba yung mensahe kay cancer? Meron ka ditong boots. Kumbaga ano, nafe-feel ko dito, kung gusto mo makamit yung mga pangarap mo, kailangan mo dito ng effort, or pwede rin sabihin na meron kang ginagawang extra effort kasi meron kang gustong makamit dito. Ito lang yung nakikita ko sa boots. Give me more information. Then success. So, diba? Kailangan mo talagang kumilos dito para sa tagumpay. Pero ganun pa man, ano, yung ginagawa mo iyan, meron yung hatid na tagumpay na kung saan marireceive mo to. Okay? Give me more information. Chair empty. Nakikita ko rin dito, ano, yung iba sa inyo. Hindi halos lahat sa part na to, ha. Meron ditong umalis sa buhay mo. Pwedeng partner, or meron kang mahal sa buhay na umalis sa buhay mo. Inalisan ka. So ngayon ikaw nakakaramdam ka ng pagkalungkot. Hindi halos lahat sa part na to. Pero ganun pa man, ano, nakikil ko dito na maalisan mo to. Meron ditong Year of the Dragon. Shark. So, nakikita ko rin dito, no? Pinag-iingat ka dito. Ayan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa mga material na bagay, yung tipo na bili ng bili, okay? Kumbaga po, once na nagkapera, gasta ng gasta, ganun. So, binibigyan ka dito ng babala na pag-ingatan mo kasi pwedeng maubusan ka. So, may naman, no? Magtipid-tipid. Meron dito ang younger woman. So, yung iba sa inyo nakadiling dito sa batang babae. O, pwede rin sabihin ikaw to. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Cheerfield. Yung mga tipo, ano, nakikita ko dito, merong umalis sa buhay mo. Then, meron din darating sa buhay mo. Yung mga tipo na may umalis man sa buhay mo, merong kapalit. At I think, ano, tinanggalan ka dito. Meron ditong binigyan ka ng pasakit, or sabihin natin na nakipag binirake up ka ng tao na ito, nagkaroon ng separation. Pero ganun pa man, kahit merong umalis dito, meron ditong parating sa buhay mo na kung saan pupuno sa'yo. Okay? Nalungkot ka man dito, meron pupuno sa'yo. Pwedeng itong batang babae na to, or pwede rin sabihin ikaw tong batang babae na ito, na kung saan, no, meron darating sa buhay mo na pupuno sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Fly. So, yung iba sa inyo, pag-ingatan yung kalusugan, okay? Kasi, meron dito na-stress, or na-depress sa sitwasyon yung kinakaharap. Or kung ikaw man dito yung feeling lost ka dito sa chair empty at nahihirapan kasi yung sitwasyon, ano, inumungkay sa'yo dito, ano, huwag kang mag-alala. Kung nahihirapan ka man dito sa panahon ngayon, meron pupuno man sa'yo. Okay? Magtiwala ka sa process. Meron ditong good luck. Meron ditong swerte na parating sa'yo. Kaya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Okay? Merong blessing. Kung ano man yung kahilingan mo, meron ditong magandang kapalaran na naghihintay sa'yo. Merong happiness. Merong matibay na pundasyon. So, meron ditong dog. Meron ditong protection. Meron ditong tao na andyan palagi para sa'yo. Meron ditong Year of the Dog, Year of the Horse. Akong nakikita. Then, yung iba naman sa inyo, merong gagawing paglalakbay. Sabi natin, vacation. Or, magpapahinga ka muna dito. Or, pwede rin sabihin, minumungkay dito na magpahinga ka muna, no? Alisan mo muna yung lungkot na nadarama mo. Then, meron din ditong magandang balita na parating sa inyo. Okay? Hindi halos lahat, ha? Then, nafe-feel ko din dito na magkakaroon ka ng balance sa iyong sitwasyon. Kumbaga, matututo ka na dito mag-ingat, okay? Meron ditong mangyayari ngayong October. May parating, pwedeng magandang balita ito na kung saan, ano, natin ito ay kagalakan sa'yo. Give me more information, Dragon. So,
binibigyan ka na lang dito ng pag-iingat, ano, huwag ka masyadong mag-isip ng mga negatibo dito. Meron ditong Year of the Dragon. Kasi once na nag-iisip ka ng negatibo, ito yung magsisink in sa mind mo na kung saan pwede maghatid ng depression, stress. Kaya may naman, no, tanggalan mo muna yung mga pumapasok na negatibo kasi hatid lang yan ay ano eh, kumbaga illusion lang yan para maista ka sa isang sitwasyon. So may naman, no, manalangin ka. Give me more information. Kasi nakikita ko dito yung iba sa inyo, pressure. Kasi meron kang mga ninanais na mangyari sa buhay mo. Yung bang tipo na may mga kulang sa buhay mo, meron kang hinahanap dito, lalo-lalo na sa pera, sa pag-ibig, kahit sa dream mo. Yung bang tipo na wala kang trabaho ngayon, nag-iisip ka ng sobra-sobra, paano na yung buhay ko, ano ba yung parang may kulang sa buhay mo. So, may naman, no, minumungkahi sa'yo dito na tanggalan mo muna yung i-pressure. Kasi once na pinipressure mo yung sarili mo, lalo kang nahihirapan sa sitwasyon kasi takmuntakbo yung isipan mo eh. So, nagkakaroon ka dito ng sarisaring emotion, sarisaring imahe ang pumapasok sa kaisipan mo dito. Kaya, minumungkahi dito, no, i-release mo to, tanggalan mo to, okay? Kung ano man yung kulang sa'yo, okay, halimbawa, may mga kulang sa sarili mo, tulad ng pera. So, once na wala kang pera, di, ano bang dapat gawin? Hindi mag-apply, maghanap ng trabaho para magka-pera. Kung halimbawa, wala kang pag-ibig, kung isa ka naman lalaki, wala ka pa rin pag-ibig, ito yung kulang mo para sa sarili mo. Eh, para magkaroon ka ng pag-ibig, eh, di manuyo ka ng isang babae para magkaroon ka ng love, okay? Para mahalin ka. So, kung sa goal naman, kung halimbawa, wala kang pangarap, ano, hanapin mo, ano ba yung hiling mo? Ano ba yung gusto mong marating sa buhay mo? Siyempre, ikaw yung tatanong hindi yan, okay? So, dapat, meron kang ayusin sa sarili mo. Ano ba yung dapat kong ayusin sa sarili ko para makamit ko itong mga bagay na ito? Okay? Meron ditong rainbow. So, darating to, ano, yung bang tipo na itong mahihirap na sandali na nararanasan mo, ay malalampasan mo to, okay? Kumbaga, maalisan mo to. Kasi, darating dito yung point na hindi ka nawawala ng pag-asa eh. May babangot at may babangon mo yung sarili mo dahil sa mga nararanasan mo. Pwedeng china-challenge ka lamang dito or sinusubo ka lamang dito, no? Pero mapagtatagumpayan mo to. Kasi meron ditong success. Pwede rin sabihin kaya may mga kaya ka feeling down kasi merong nawala sa buhay mo, may umalis sa buhay mo. Kaya parang wala ka ng pangarap. Parang ganun. Parang kang nabitin na. Yung parang tipo na nawalan ka na ng gana. Pero ganun pa man, na-feel ko dito, may pupuno sa'yo. Pero ganun pa man, tulungan mo muna yung sarili mo kung paano mo pupunin yung sarili mo bago mo mahanap tong mga nawawala sa buhay mo, okay? Meron dito na high stock. So, yung karma, no, meron ditong tao na maybe gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Kung meron ka mga kilala na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, hayaan mo na si God, si Universe yung gumawa or kumilos nito. Kasi ang karma naman ay depende sa gawa. Kahit matagal pa abutin yung tao na yun ang karma, no? Darating at darating yung point na talagang tatamaan din siya ng karma. Yung gumawa ng masama sa'yo. Kasi ang karma ay hindi natin malalaman kung anong oras, kung ano tayo, kung hanggang kailan tayo sisingilin nito, okay? So, may naman, no, once na merong gumawa sa'yo ng hindi maganda, huwag kang gaganti, hayaan mo na lamang, ipagpasa Diyos mo na lamang. Kasi, yung karmang yan ay talagang darating, tatama na tatamaan yung mga gumawa ng masama sa'yo, maniwala at manalig ka lamang. Kasi ang karma, biglaan yan, okay? Hindi natin alam kung paano yan kikilos, okay? So, mainam, once na merong atraso or gumawa ng masama sa'yo, ipagpasa Diyos mo na lang. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron itong camel. So, nakikitaan ko dito, no, na magmalalampasan mo, ma-overcome mo yung mga problema na kinakaharap mo. Manalig at magtiwala ka lang. Kumbaga, sinasabihan ka dito, magtiyaga ka lang. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Kung ano man din yung mga tinatrabaho mo, no, tiyaga-tiyaga ka lang. Meron dito mangyayari ngayong Mayo. Nakifeel ko dito yung happiness. May pagdaloy, pwedeng pagdaloy ng biyaya kasi nafe-feel ko dito yung kaliwanagan patungo sa'yo. May happiness, meron ditong feeling itataas siya. Give me more information, meron din ditong matibay na pundasyon na patungo sa'yo. Then mo change in your life, meron pagbabagong darating sa buhay mo, okay?
Then, disappoint in some of you. Yung iba naman sa inyo, nasaktan ka, na-disappoint ka sa iyong kapartner. Pero ganun pa man ano, kung meron ka mang disappointment na nangyari sa ganap, naganap sa buhay mo, hayaan mo na lang yung karma ang kumilos para rito. Give me more information, ano pa yung mensahe. Meron dito na forest. So, nakikitaan ko dito, ano, yung iba sa inyo, hindi nagiging malino yung pag-iisip. Yung ba't dito na, ang dami mo mga tanong. So, may naman, no, i-clear, mag-clean, mag-cleansing ka, or kung ikaw man ay pinatamad, ano, baguhin mo yung iyong ha, yung routine, okay? Para nang sa ganun, no, meron pumasok sa yung good energy. Kasi lahat tayo may energy. So, once na nakalugmo ka sa negative energy, maghapon na wala kang magagawa, dun ka lang at dun ka lang tumatakbo yung buhay mo. So, tinuturuan ka dito na ikat mo na yung pattern, baguhin mo yung routine mo. Nang sa ganun, no, magkaroon ng panibagong energy na dadaloy sa'yo. Meron ditong wedge. So, nakikitaan ko din dito, no, yung iba sa inyo, meron ditong tao na ayaw kang maging masaya. Kumbaga, inaago nito kung ano yung meron ka. Meron ka mang kilalang ganun, ano. Meron dito mangyayari ngayong April. So, merong happiness na maganda mangyayari sa'yo ngayong Abril, okay? Mahaba pa naman ang Abril. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Nakita ko yung 11-11. So, meron dito achievement kang ma-receive. Meron dito exciting na parating sa'yo. So, tingnan natin. Ano ba itong exciting na parating sa'yo? Kasi, nakikita ko dito yung exciting event. Ano ba yung exciting na parating dito? Give me more information. Ano yung exciting event na parating sa'yo? Three of Swords reverse. So, hindi ka na masasaktan dito. Ito na nakikita ko. Makaka-moving on ka na sa sitwasyon. Kung ikaw man yung nasasaktan, makaka-healing ka na. Okay? So, meron ditong magaganap sa'yo. Na kung sana, no, meron ako nakita dito ang Three of Wands reverse. May pag-alis, okay? Iba sa inyo, nafe-feel ko may travel na gagawin. Pwede rin sabihin na meron kang apply abroad, meron kang gagawin travel. May pag-alis na dito, talagang nakikita ko. Na kung sana, no, yung lahat ng mga mas sakit na naranasan mo before, malalampasan po. Kasi excited ka na dito sa pag-alis mo. Give me more information. So, judgment. So, nakikitaan ko rin dito, ano, na may paggising dito, okay? So, ginising ka dito sa judgment, ano, kumbaga, hinahayaan mo na lamang yung spiritual guidance mo yung kumilos para sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito yung Queen of Swords. Nafe-feel ko dito na magiging kang matalino. Nafe-feel ko dito yung transformation na magaganap sa'yo. Pinat mo na yung mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo. So, meron ditong Three of Pentacles reverse. Nakikita ko rito, meron ditong hindi nakikipagkasundo or meron ditong tao na tutungo sa'yo, no? Okay. Seven of Pentacles. Odette. So, nakikita ko dito, no? New beginning, patungo sa'yo. And then, nakikita ko rin dito na kung naman yung mga tinatrabaho mo, no? Meron ditong bunga. Okay? Kumbaga, tapos na yung mga pinaghirapan mo, nakikita mo na yung resulta. Kaya lang, pinag-iingat ka din dito, no? Kasi meron pa rin ditong conflict. Meron dito, hindi nakikipag-collaborate sa'yo, okay? Hindi nakikipagkasundo sa'yo. Pwede sa trabaho to. Kaya yung nakikita ko, meron ditong tao na against sa'yo, okay? Pero ganun pa man, ano, magtuon ka na lang dito sa pag-alis. Kasi nafe-feel ko dito may travel kang gagawin. Pwede rin sabihin, ano, hindi pumayag yung family mo dito. Merong conflict bago ka makaalis dito. Pero nafe-feel ko dito na merong tagumpay. So, kung ano man yung magiging pasya mo dito, no, sa event na to, na parating sa'yo, sundin mo yung instinct mo, sundin mo yung intuition mo. Kasi, mas mainam na sundin mo yung mga kutob mo, yung mga plano mo, okay? Doon ka magtuon kung ano yung gusto ng puso mo, ay di sundin mo kung ano yung gusto ng kaisipan mo, no? Sundin mo. Pero syempre, mas mainam, sundin mo pa rin yung advice ng family mo, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.